guys, magandang araw po sa inyo. Welcome back po sa ating channel. Muli po, ako po ang inyong brother Tonio. Sa mga nakakapanood po ng aking video na mahilig pong manood ng gantong uri ng video, ay iniimbita ko po kayo na mag-like, share and subscribe po sa ating channel para po sa mga susunod pang mga video natin ay ma-update po kayo at mag-guide po kayo kung paano alagaan ang inyong mga motorsiklo. So, sa araw na ito ay meron po akong ituturo sa inyo kung paano po at ano po ang pinagkaiba ng original na oil filter at ng local na oil filter, mga aftermarket na oil filter ng Raider 150 FI man o car type. So, tuturuan ko po kayo kung paano malaman ang kanilang pinagkaiba, no? So, itatanongin natin kasi kung oil filter din lang, ito kasi, ito yung original na gamit na, no? Ito naman, ito yung local na oil filter na gamit na rin, pero hindi ko muna tinapon para may pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila. So, kung titignan natin sila, guys, no? Alos magkamukha lang din naman. Sa likod, mukhang hindi na. No, ito yung original. Mas pogi ng konti original. Ito naman yung local. So, pag sinalpak ito, parehas naman sila nakakasala. No? Pero, ang mas nakakasala na oil filter, syempre yung original. So, kung bakit? Dito natin malalaman, guys. Ang oil filter, meron po siyang paper element. Tapos, pagka matagal na itong nagamit at napuno na yung element na ito, mayroon siyang butas sa likod. Ito, kung mapapansin nyo, ito guys, pag tinulak nyo, nagbubukas yan. So, ito yung check valve niya. Check valve. Kasi ito, original. Pag original, medyo matigas. Kasi nga, ang mangyayari lang, magbubukas lang ito siya kapag barado na itong mga paper element niya. Ha? Ito naman local guys. Pag tinusok natin to, apakalambot. Ha? So mangyari, konting pressure pa lang kahit hindi pa to barado. Di ba, mataas yung pressure ng oil pressure sa makina ninyo, nagbubukas na siya. Ha? So, kumpiyansa tayo na nagkabit tayo ng oil filter pero hindi pala gaano nakakasala kasi kahit na hindi pa barado itong paper element niya, dito na rin dumadaan yung oil. No? So, yun. Yan, dinadaanan na rin siya ng oil. Kaya yung mangyayari, yung mga, halimbawa, mga foreign objects sa loob ng makina ninyo na sumasama sa oil, gaya ng mga carbon na galing doon sa sinulog na air and fuel mixture ng gasolina na napunta din sa loob ng makina ninyo, na sumasama sa oil ay umiikot lang din sa loob ng makina. So, hindi siya ganong nalilinis kapag ito yung ginamit ninyo. So, ang kagandahan kapag ito yung ginamit ninyo, guys, yung original talaga na oil filter, ay sigurado kayo na malilinis bago pa ito magbukas na ma-reach niya yung service limit niya na 4,000 kilometers, eh, napalitan nyo na siya. So, ibig sabihin, siguradong laging nalilinis yung inyong langis sa loob ng makina. So, sa motor trade lang ito nabibili guys ha. Wala po ito sa labas. Kaya yung nasa labas, ang mabibili ninyo, yun nga ang peke. No? Yung local na oil filter, na kahit na panandalian nyo lang gamitin, hindi rin kayo sigurado kung maganda talaga sa makina. So, ayun, available lagi ito sa branch namin. Stock namin ito lagi. So, yung sunod ko pong i-share sa inyo, yung tungkol po sa mga pinapalitan natin kapag maingay po yung makina. So guys, kapag ka maingay na po ang makina ng Raider 150, actually mag-i-start po siya ng 22,000 kilometers. Ang dapat po natin i-check lagi doon, hindi po yung kung ano-ano. Hindi natin kailangan tanggalin yung balancer ng camshaft. Hindi rin natin kailangan na buksan pa yung piston at palitan ng block at piston-piston rin. So hindi ganon. Ang laging nag-iingay lang po doon guys, kung hindi naman kayo gumamit ng manual na tensioner, ito lang. No, 22,000 kilometers, pwede na po itong mag-ingay, pataas. So kapag nagpalit kayo nito,
Ha, siguraduhin ninyo guys, kapag nagpalit kayo nito, kasabay na po yung mga guide. Tatlo po ito. Yung guide number 2 na nandun sa taas, palitan nyo rin. So kung halimbawa, nakita ninyo na may goma pa, sige, okay lang. Basta itong dalawang to, isabay nyo talaga. So, bakit? Kasi kung nagkaroon ng... Kung humaba na nga itong timing chain ninyo, guys, at ito lang yung pinalitan ninyo, yung dating tama nito, na nandito ngayon sa guide, ito, yung tama niya, malalim na rin yan, no? Kahit talibar, nagpalit ka ng bago, so, hindi pa rin siya ganun kahigpit, yung higpit na kailangan i-provide para dun dapat sa bagong timing chain nyo, hindi pa rin nila maibigay, kasi nga, may tama na rin sila ng luma, sa pa. Itong cam chain tensioner na tinatawag, pero guide din ito, guide. Guys, now, guide din ito. Parang tawag lang sa kanya, cam chain tensioner. Ito yung sinisipa ng tensioner sa loob ng cylinder block. Ang nangyayari, paminsan-minsan ay umaangat na ito. So, napakalaking bagay ito, guys, kasi pag wala ito, tulad sa lahat, mayroon ng bawas yung ano, yung itutukod ng tensioner mo. Pangalawa, hindi lang ito matibay kapag wala itong suporta ng bakal nito sa likod ng guide. Tapos, nagkakaroon siya ng mga crack dito sa gilid, no? So, ganun din. Kapag halimbawa, nagkaroon na ito ng crack, hindi napansin ng gumawa, at ibinalik pa rin, maingay pa rin yung makina mo. Yan yung sinasabi nila na nagpalit na ako ng tensioner, nagpalit na ako ng guide, pero malagatik pa rin. No? So, ganun. Kapag halimbawa, binuksan yung makina ninyo, refresh. No? Tapos, wala namang ginawa, nilinis. Pero may ingay dati yung makina ninyo, hindi rin talaga masusolusyonan yun hanggang di kayo magpapalit nito. No? So, asahan nyo na yan na kapag 22,000 pataas na yung makina ninyo, ang tinakbo ng makina ng Raider 150 ninyo, magpapalit na dapat kayo nito kapag umingay na. So, maliban na lang kung kaya pang i-reset yung tensioner ninyo at nawala yung ingay. Pero kasi kapag gano'n na yung tinakbo, babalik-balik na lang din yung tunog nun. So sa gusto nga palang mag-try na mag-reset ng tensioner ninyo, hanapin nyo lang po yung ating video. Yan po sa playlist natin ng Raider 150. Yung tensioner resetting ng Raider 150. Ano? Kung yung tunog po guys na bago pa lang yung makina ninyo, yung lumalagatok, tokotokotokotok niya parang gano'n, nag-umpugan sa loob ng makina. Halimbawa, tinakbo ng makina ninyo ay 8,000 pa lang, o kahit minsan nga 4,000 pa lang, natunog na. Normal lang yon. Ang gawin niyo guys, lagyan niyo yung tamang minor. 1,400 RPM hanggang 1,600 RPM. Yun yung normal na minor ng Raider 150. Pag mas mababa doon, pwede lang umingi yung makina mo dahil nga, yung timing chain niyan, kakalampag na. Ano? Ang tamang minor sa makina ay maraming ginagampanan niyan. Dalawa pinaka-importanting ginagampanan. Una diyan, yung distribution ng lubricant sa loob ng makina. Doon sa may fuel pump, may oil pump. Kung tama yung ikot ng magneto, dahil sasakto yung minor niyan, yung distribution naman ng oil pump na nakakonekta din doon sa may crankshaft ninyo, itama din yung akyat ng langis. Pero pag mababa, di mahina din. Mahina din yung akyat, no? Ganon din yung charging. So since nakalagay din yung generator ng electricity natin sa makina, doon sa may magneto, para kumuha siya ng supply ng kuryente, doon nag-create ng pinakaunang supply ng kuryente. Kapag mahina yung ikot ng magneto, mahina din yung supply ng kuryente, pataas. So kung marami kayong nilagay ng mga accessories, mga mini driving lights dyan, at iba pang mga ilaw na nakalagay sa motor ninyo, lahat malakas yung busina nyo, mabilis malobat, at masira yung mga battery ninyo. So yun, iwasan din natin guys na gumamit ng manual tensioner, hindi talaga siya nakakatulong. Ito ang nasisira, una, no, timing chain ang nasisira. Kasi nga, nai-stress yung kadena. Imbis na sumipa lang siya ng tama. So, imbis na sumipa lang siya ng tama, masipa lang siya ng tama, guys. Ano nangyayari? Nasusobrahan sa tukod. Pansin ninyo, kapag gumamit kayo ng manual na tensioner, bumababa yung minor ng
Raider 150. Mga baba yung minor na makina. Tapos ang gagawin nyo ngayon, i-adjust nyo na pataas. Bakit mo mababa? Kasi nga, nahihirapan umikot yung, o maikpit masyado yung kadena. Nahihirapan din umikot yung crankshaft. So pigil siya kasi nga, kinukod nyo eh. Hindi naman gumagalaw yung manual tensioner eh. Kasi manual nga siya. Ikaw yung mag-a-adjust. Di kagaya po ng stock na kung sa siyang uma-adjust kapag ka, kailangan ng mag-adjust gawa nung nag-expand na itong kadena pag uminit na. No, sinusundan niya lang yung lubay ng kadena. Ayun namang ano, manual tensioner, kapag kaulak ang dar, napakababa ng minor, tapos pag uminit na, dahil lumuwag na tong kadena, dahil nga pag uminit, nag-expand yung isang bagay na, yung isang bakal na nasa, may friction. Kaya ang nangyayari, luluwag din tong kadena mo, no? So, mangyayari, tatama na yung minor. Okay siya, minor. Pero, ilang linggo lang yun, guys. After ng ilang linggo, masisira na tong timing chain mo. Pag kamalas-malasan, madadama yung sprocket na maliit doon sa may, ano mo, sa may crankshaft. At ang pinakamasama, kung madali rin yung dalawang sprocket mo na nasa camshaft at mawala sa timing yung makina at bumaloktot lahat ng balbula. So, mas malaki ang gagastosin nyo. So, kaya ako sa inyo, stock na tensioner ang gamitin ninyo at wag po basta-basta ang kalikutin yung makina kapag ka bago pa. No? Kung halimbawa naman na wala pang 12,000 kilometers yung makina ninyo, siyempre, alam ko, pag wala pang 12,000 kilometers at may napansin kayo tunog dyan, magiging curious kayo. Saan ba kayo dapat pwedeng pumunta agad? No? Ito guys, under warranty pa ko yung makina ninyo. Pupunta kayo doon sa dealer na pinagkuhanan nyo ng motor ninyo sa pinagkakatiwalaan ninyong dealer para ipacheck yung mga motor nyo. Ngayon, kung halimbawa meron silang mekaniko at sinabi ng mekaniko ay normal pa po yung tunog, so magtiwala po tayo kasi ang mga mekaniko ng kasa, kagaya po sa amin, kami po ay nag-training po talaga ng para sa mga motorsiklo nyo at kami po ay lisensyado. No, hindi po kami basta-basta na pasok sa kasa ng ganun-ganun na lang. No, hinahanapan po kami ng lisensya. So, yun. At sana po ay nakapag-share po ako ng magandang idea po sa inyo. At bago po tayo magtapos ay shoutout po muna tayo dito po sa ating mga subscriber na kasama. Una po si Busa Presi Jane Montfort ng Tool Sabog. Actually, ito po ay branch secretary po namin ito. So, Tool Sabog, shoutout. Renz Warley Rodriguez, Darwin Ramirez, Calpoporo, Jan Argel, Senyeto Moto, Askawaling, Fortunato Luciano Jr., Anthony Losada, si Heidi Castilla, Heidi Santilla, Christian Biason ng lokal ng San Fabian, Lingayen, Pangasinan. Mga kabagis, mabuhay po kayo dyan. Ingat po palagi. J. Mark Caranto, Totoy Hagod ng San Jose del Monte, Bulacan. At si Boss Arnold Miranda. Shoutout din kay Paul Jan Kabakis. At si Toraydo Estanyero. So yun, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating YouTube channel. At abangan nyo rin po ang next video na gagawin po natin. Kung kayo po ay mayroong naisip at gusto pong magawa ng video, ay mag-comment na lang po kayo. At gagawin ko po ang aking makakaya para ma-explain po sa inyo lahat. Gagawin po natin yan ng video. So hanggang dyan lamang po. Maraming po salamat. Ito po ang inyong Brother Tonio. Mabuhay po kayong lahat.